Pakinggan natin mga kababayan ang bagong pasabog ni Atty. Larry Gadon sa mga nakaraan. Ito na po. Ano po ang pagkakaalam nyo sa sabwatang ito ng mga dilawan at ng mga komunista? Marami po ang nagsasabi na nangyayari po ulit ang sabwatang ito para hindi naman mailuklok si presidential candidate frontrunner Bongbong Marcos. What's your thought on this po? Yun talaga nangyari kay Presidente Marcos. Yun ay hindi naman talaga because of people power, but because of the intervention of the United States of America through the CIA. Bakit galit ang Amerika kay Presidente Marcos? Noong nagkaroon ng state visit si President Marcos noong 1981 at siya ay nag-deliver ng speech sa US Congress, sinabi niya, sinisisi niya yung Amerika na pinabayaan ng Pilipinas na lahat ng mga nawasak dito ng mga noong panahon ng gera between US and Japan, eh ang nag-suffer ay ang Pilipinas. Tapos hindi tayo tinulungan ng Amerika. Bagkus ay ang kanilang tinulungan na makabangon muli ay yung Japan. At ang sistema pa nun, sabi ni Marcos, you are using our land, the country as your biggest US bases here, but you are not paying us anything. Tapos dun sa Japan, nagre-rent pa kayo. So therefore, sabi niya ni Marcos, pag natapos, na-abrogate na yung ating yung treaty dyan, yung ating US bases agreement, eh hindi na kami papayag i-renew yan unless you will pay us $5 billion a year so that we can rehabilitate the country. Magmula noon, nagalit na sa kanya Amerika. Ang naging katwiran ng Amerika noon, instead na bayaran ka namin ng $5 billion a year, pupondohan lang natin ng $10 million yung mga opposition, yung mga dilawan, yung mga Aquino, eh mapapatalsik ka na. And then they took advantage of the edge sa people power. The only purpose of the RAM there at that time was for reform in the armed forces. Kasi marami sila nakikita ng katiwalian, yung mga promotion nila, yung kanilang mga kagamitan. Ang layunin lang naman nila nun ay magreklamo tungkol sa kalagayan ng armed forces. Wala sa kanilang hinagap na patalsikin si Marcos. Kaya alam, sinamantalayan ng Amerika, nagparali sila dyan, and kasabwat yung mga komunista, yung mga dilawan, at yung si Cardinal Sin, ginamit yung Radio Veritas para magakot ng mga tao doon, at nagpapunta ng mga artista, umulan ng mga hamburger, umulan ng mga spaghetti, pakain sa tao. Kaya mga tao naman, usyoso, may artista, may pagkain, nagpuntahan doon, pero wala naman sa hinagap nila na papalisin si Marcos. But because of that, galit nga ang Amerika kay Marcos, kinidnap siya. Do you know that he was taken out of Malacanang from a chopper which came from the US Embassy? Hindi naman chopper ng Philippine Armed Forces yun. Oh. It was disclosed in the book of, yes, yung aide-de-camp ni Marcos. Talagang kinidnap si Marcos. Kaya yung People Power Revolution, fake yan. Dahil ang ilan lang naman ng tao doon, baka wala pa nga 300,000 compared naman to millions and millions of Filipinos who are crying in their homes. Isa na ako doon. Yung sa sinapit ni Presidente Marcos. Napakaganda ng administrasyon ni Presidente Marcos. Talagang binulag lang talaga ang mga tao sa propaganda na kagagawa ng mga Aquino, ng mga dilawan, at saka ng US. At least ngayon, nagkakaroon na ng justisya. Malinaw na. Natin, oo, malinaw. Malinaw na sa isipan ng mga tao. Kasi for more than 30 years, yung mga pinangako nila ng mga demokrasya, wala rin naman nangyari. Lalo na tayong nabaon. Lalo. Imagine yung mga public utilities natin, dapat yan, state-owned and state-managed yan. Ikagaya ng kuryente at ng tubig. Ano nangyari? Naibigay sa private sector. Sabi nila, binigay daw sa private sector kasi daw nalulugi. But that's not the point. It's a public service. Kahit malugi ang gobyerno sa pagpapatakbo niyan, dapat lang i-subsidize nila kasi yan ay serbisyo sa taong bayan. Yes. Hindi naman dapat pagtubuan yan, yung kuryente, yung tubig. Tubig iniinom natin, nininegosyo na tayo ngayon. Yan ay public service yan. It should be owned by the state. It should be managed by the state. It should be operated by the state. Lahat yan nawala. Yan yung people power na sinasabi. Yan yung naging resulta ng people power na yan. Oo. Lalo tayong nabaon. Nalugmok. Nalugmok.
And naging ano tayo, kung ikukumpara nyo yung development ng ating bansa doon sa ating mga karatig bansa, napaka ano na natin. Masyado tayong backward compared to other countries. Naging backwater state tayo. Oo. Yan ay kasalanan lahat ng EDSA 1 na yan. Kasalanan nila Cory Aquino yan. At ng mga komunista na kakampi nila. Maraming salamat po sa pagpapatuloy po. Another question, attorney. Kapag ikaw ay nabigyan ng pagkakataon sa Senado, ano ang magiging papel mo para hindi magamit ang mga bata sa recruitment ng NPA sa lugar ng Masbate at iba pang NPA-infested na lugar sa bansa ay nagiging child warriors? Ang isang paraan dyan ay yung hikayatin sila na bumalik sa eskwelahan at doon ituro yung nationalism, patriotism, obedience, and discipline. Yan ay para mamulat ang kanilang mga isipan doon sa dapat na kapuntahan nila. Hindi yung pababayaan sila hanggang sila nagiging NPA na. And of course, ako sinusuportahan ko yung programa ni Presidente Duterte, napakaganda, yung NTFL-CAC. Yes. Yan ang susi. Yan ang susi dyan. Yan ay dapat nga yan, huwag nilang bawasan ang budget niyan. Dapat nga triplihin pa yan. Oh, masama yung loob ko nung kinaltas yan. Oo, oh, yung kinaltas. Kasi, mali. Tagabundok kami, nakikita namin kung paanong ang mga tao ay nagbagong loob, nagbalik loob sa pamahalaan, sumurender ang masa, eh wala nang mapupuntahan yung mga kadre. Sumurender na rin. Oo. Yan ang susi. Yun talaga ang susi. Oh. Bigyan sila ng pagkakataon tapos na magkaroon ng economic activity. Tama yung sinabi mo, dapat triplihin pa. Dapat triplihin pa yan. Oh. Kung ako ang nandiyan sa Senado, magpapanukala ako, triplihin yan. Yes.